Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Good midday to everyone. Magandang tanghali po sa lahat. Tayo po ay nagkakatipon upang manambahan sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ipagdasal natin ang isa't isa, maging ang mga taong nasa iba't ibang larangan ng buhay at yung pong mga may nagdidibusyon sa Mahal na Birhen, Our Lady of Fatima, na humihiling sa ating ipagdasal ang kapayapaan ng mundo sa magitan ng Santo Rosario. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. At kung kayo po ay nagdidibusyon kay San Isidro, ngayon po ay ikapitong araw ng nobena. At yung iba ay may special na debosyon kina Saint Simon and Saint Jude pagkaganitong Webes. At yung po mga samot dalangin natin na iniluluhog sa Diyos sa magitan ni Santo Padre Pio ay idulog natin. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama,
Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinabubuti mo ang magsasama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling kanawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling kanawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adikha sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos na mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at mga matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita. At sila na may sumampalataya. At ang Diyos ang nakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na. Tulad natin, sila'y tinanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang mga puso sapagkat nananalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo pinapasana ng mga alagad ang isang dalanging mabigat na hindi natin napasan ni ating mga magulang? Sumasampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila, tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kay Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya. Ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay bumalik ako at muli kong itinayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ng ibang tao ng lahat ng nabansang tinatawag ko upang maging akin. Gayon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag sa mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang ihahandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangaral ang kanyang salita sa bawat bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitin ang bagong awit. Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saan ay ipahayag, ang Poon ay dakila. Sa madla ay pahahayag ang dakila niyang gawa.
sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginoon, siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol na nilikha, lahat ay pantay-pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko ito sa inyo, ang mga bagay na ito, upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong mabiyayang tanghali sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes ng ikalimang linggo. Pasko ng pagkabuhay. At ikawalong araw ng pagnonobena sa karangalan ng Mahal na Birhen Maria, Our Lady of Fatima, na ang kahingian sa atin ay magdasal ng Santo Rosario para sa kapayapaan ng buong mundo. At kung kayo po ay nag-dedebusyon kay San Isidro, at kita po ay nasa ika-anim na araw ng pagnonobena. Si San Isidro ay santo patron ng mga magsasaka at ang lahat na nasa larangan ng buhay na naroon, ang pagod, pawis, pagpupunyagi. Pagkat kahit po ikay professional o anuman pamang kalagayan mo sa buhay, ang inilalagay mo sa komedor, maging yung mga
pinupuntahan mong food court, eh, pagod at pawis ng mga magsasaka. Kaya hindi po natin maiaalis yun sa ating kamalayan. At itong ating unang pagbasa ay tumukoy sa Council of Jerusalem. Pakibigkas natin muli. Council of Jerusalem. Na kung saan pinagtalunan, dapat pa bang yung mga nagiging Kristiyanong hintil ay mag-observe pa ng Mosaic Law, na kung saan naroon ang usapin ng pagtutuli. Kahapon ang ating ebanghelyo ay pruning, cleansing. Kaya gaano ba tayo katotoo at tapat? Pagkat yung binanggit na pagtutuli ay yun ay covenantal prescription ng pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, na ang lahat ng kalalakihan na isisilang ay tutulian as a prescription, stipulation of the covenantal relationship. At masugid ding i-o-observe yung Law of Moses. Kaya mahalaga na tayo ay nagsisiyasat ng ating puso. Pagkat ang prescription sa atin ay sunatin ang ating puso. Cleansing. Purification of our hearts. Our orientation to life and everyday manner of living. Ay, meron kitang mga prescription that we need to reckon with. May mga protocol. Mayroong ways. Pagka ikay nag-a-apply ng trabaho, hindi ba may mga requisite to ascertain the authenticity of your credential, ay dino-double check. Maski ikay nakasakay dyan sa bus o sa barko o sa eroplano, yung iyong mga papers, yung ticket, ay talagang thoroughly inspected at dumadaan ka pa sa access na talagang walang rimalaso na ikay bit-bit. Maging yung iyong visa, yung iyong passport, to ascertain who you are, ay much more sa ating buhay Kristiyano. Kaya po isa sa mga kaugaliang na ginagawa ng mga seminarista bago kumain ng tanghalian ay meron silang examination of conscience. Pakibigkas natin muli. Examination of conscience. Bago ka man lamang matulog, sana ay meron kang thorough review, sincere and honest appraisal of who you are. Kaya the pathologies of human hearts, pakibigkas natin muli. The pathologies of human hearts. How deep is your love? Pero yung binanggit kong usap na yun ay romantic. Pagkat yung awitin ng Bee Gees nung araw ay ito'y tungkol sa romance. Pero the kind of loving that we have to enhance sa ating buhay ay agape. Hindi eros, bukod pa sa philia, friendship, but we must be able to transcend, to go beyond the ordinary. Kaya po ang ating Panginoon ay
total utmost self-giving. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya mo bang umibig na todo bigay ang lahat-lahat o ikay meron pang reservation? Pagkat ang nananaig sa iyo ay selfishness instead of pagiging selfless. Kaya pathologies of the hearts ang ating usap. Beyond the ordinary diagnosis or blood chem, naalala ko't pagka ikay hinihingan ng medical check-up, you just go to the physical. Pero para sa atin, bodily and soul, kaya nga po kita ay nagpapasting, nag-a-abstinence, pagkat cleansing of body and soul ang hamon sa atin. Para naman kita ay kalugod-lugod, kapuri-puri sa Diyos. Kaya masiyasa, kalinisan ng puso ng ating pagkatao. Kaya nga, when you embark to encounter people, what is your motivation? Maski sa pakikipagdigmaan, ano ba ang iyong layunin? Mangalipin? Hegemony? Colonialization? Imperialism? Political dynasty with all the selfish interests that corrupts our society, our economic, our political landscape, and much more, our culture. Pagkat neo-colonialism, sinasakop mo ang pag-iisip ng ibang tao at sila'y ating ginagawang dayok-dok dahilan sa ating pagkamakasarili. Pag-uusapan natin ang pag-ibig, 1 Corinthians 13, ibibigay sa iyo noon ang 16 na characteristics ng pag-ibig. Assignment po ninyo yun. Tingnan, tunghayan ninyo at pagnilayan kung yung inyong pag-ibig ay gayon sa sinasabi ng 1 Corinthians 13. At ang whole thesis ni San Juan, yung ebanghelyo ni San Juan, ang thesis, ang Diyos ay pag-ibig. Pagkat kung nasasaan ang pag-ibig at kagandahang loob, naroroon ang Diyos. At sinasabi nating sin is the absence of love. How true is our love? How genuine and authentic ang ating pag-ibig? Mapanligtas ba yan? Yan ba ay uplifting o dominance? Ang tunay na pag-ibig ay pagbibigayan na hindi nag-aantay ng anumang kapalit. Kaya how genuine, how true is our love? Yung parable of the cross, ang talinhaga ng krus ng ating Panginoon. Language, culture. Pagkat sabi natin, the cross is a pasture, the cross is a language, the cross is a parable, questioning who we are before God. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslog. Papapalamang kanda ng
Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siyang umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapagpapatawad na mga kasalanan, gawin niyo ito sa
pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglilingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan, mga pamilya, at tsompong mga nasa iba't ibang ministries, advocacy for social justice and peace, advocacy for non-violence communication, at gayon din po ang concern for our environment and stewardship of life and the rest of God's creation. Ang mga nasa sektor ng pagsasaka na nagmimithi ng masaganang ulan, maging ang mga mangingisda, mga naghahanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo, mga manggagawa, maging yung mga nasa iba't ibang propesyon, mga nasa public and government service, at yung pong mga nag-a-accomplish ng mga academic requirements as the semester is about to end, mga mayroong academic examinations, at yung iba po mga nagre-review, nagpi-prepare for board exams pertinent to the professions they wish to be. Ang mga nagdiriwang ng kaarawan, birthday celebrators, maging mga anniversary ng kasal, at yung pong mga idinudulog nating samot dalangin kay Santo Padre Pio, ang mga nasa pamamahay natin at yung pong mga naglalakbay, maging yung mga nasa bilangguan, volunteers in prison service, at yung pong mga sagawa ng rescue, relief, rehabilitation ng mga apektado ng digmaan, ng kalamidad, ng sunog, mga aksidente, maging yung pong mga nagmamaneho, mga mekaniko, naglilinis, nag-aakip ng ating kalinisan ng kapaligiran, maging yung pong ating mga doctors and medical personnel, at yung mga nasa sitwasyon ng karalitaan, urban and rural poor. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga yumaon nating magulang, kapatid, kaanak at mga taong naging bahagi ng ating buhay, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, Saint Simon and Saint Jude na pinipintuho pagkaganitong Webes, ni San Isidro magsasaka, ni San Pancrasio na ipagdiriwang ang piyesta bukas, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Sa tagubilin ng mga naggagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang ating mga panalangin. Suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawarin. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at Thursday Easter blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Para sa atin namatay ang Mesiyas na nabuhay upang tayo ay umiral nang di sa sarili lamang. Alleluia sa'y itanghal. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. At sa pili ng mga pinagpala, naway makita ka.
Basta niya manahal mong loka sa'yo kalumalatian. Sa dalis ay napagmamahal, naroon ang Diyos na nananahan sa pag-ibig at pagmamahal. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Isama po natin sa dasal ang mga nasa oral health o oral hygiene. Ang mga dentista na nagkakatipon ngayon sa Mall of Asia sa kanilang annual conference. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa magitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan nang ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Klego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Pinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance,
tayo ay may mga malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, bahagi po ng mga gawain sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Una, pre-legal consultation sa pakikipagtulungan ng St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, SALT, sa May 20, sa ganap na ikasyam ng umaga hanggang ikaapat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Adult baptism, confirmation, and Holy Communion sa May 22 sa ganap na ikaapat ng hapon. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga detalye. Ikatlo, operation pagbibinata. Libreng laser tuli sa May 24 sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ikaisa ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng karapol dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Maaaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, mga religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal. Gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikisa sa kamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparang noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kahapon po ay ipinagdiwang ang 45th taong anibersaryo ng Diocese of Buac. At gayon din naman, 65th taong canonical coronation anniversary ng Mahal na Birhen Maria, Our Lady of Biglang Awa. Kaugnay po nito, kami po ay humihiling din ng inyong panalangin, tulong, mga donasyon para sa ipinagagawa naming bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at mga may karamdaman naming pali. Salamat po sa inyong panalangin at mga donasyon. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Pag-ibig at natarungan, tanda ng Kanya.